Kasi alam ko kung gano'ng panghirap yung kapag nalalaman ng lahat yung problema mo. Ayun ko yun. Di ba rin ang problema ko lang. Pero yung problema mo para sa dalawa, parang hindi po kaya. Siguro mas personally. Sa amin lang yun. Kaya ayoko po ng showbiz na ba. Hindi mo matagal na po. Siguro mga 4 na taon. May pag-uong to. Sino yan? Kilala namin. Arte ng Loba yan. Taga-Kaloocan? Hindi lang, showbiz po. Teka, 4 years ago na sa ano kanya, showbiz ka na yan, di ba? Opo. Pinabalitis. Hindi na balita. Nabalitis. Nabalitis. Si Coco. Hindi namin kilala. Angelino. Si Coco. Oh, naling kayo, di ba? Coco man. 4 years ago. Oo. Oh. Siya ba yung 4 years ago? Sino po? Hindi ako. Ano ba? Kinakabahan ako sa tanong mo. Okay. Hindi, non-showbiz po yun. Actually, si Ate Chris kilala niya. Ah? Saka si Ate Bayan. Ba't niya kilala? Pero, kasi... Napakinala mo sa kanila? Hindi naman ang sa picture lang. Kasi di ba dati nung may listing ko, every time na lagi gusto ko, lagi si Ate. Sino yan? Laging ganun yun eh. So, pag nakikita niya may nagka-text ako, inaagaw yung phone ko. May ganun si Ate. So, ano ka nakatagal? Ano ka nakatagal? Ito 2 years din. Ano talaga? Ang naging problema din nun, kaya katulad nung sinabi ko kanina, kasi yung sa oras ko. Parang hindi ko naman sinasabi na busy-busy ako. Pero kasi syempre, di ba, may mga time na hindi niya lang maiintindihan kung bakit minsan bigla may plano kami, tapos biglang hindi pwede. So parang, yun lang, ayun ko kasi talagang maging unfair sa tao. Kung oras lang ang pag-uusap. Ano siya? Saan siya nang galing? Saan mo? Sunami niya? Kasi maano siya, yung family po nila may maayos na business. So, siya po yung parang inano ng tatay niya na mag-handle ng ibang business. Sa kayo nag-meet? Dati na kayong friend? Hindi naman po. Nagkakilala lang din po kami sa ibang mga nakalala ko sa English. Ah, so may nag-ano sa'yo, pakilala? Yes po. Parang hindi ko lang maalala kung party to dito sa dito rin sa Tomas Mora to. Tapos dito siya na-meet. Pinakilala sa akin. Eh nakita ko po na maayos yung family niya. Tapos ang una naming importante sa'yo maayos ang family. Opo eh. Ang una naming labas, in-invite ako sa dinner with the family po. Kasi every Sunday talaga meron silang family dinner. So ako parang doon family before, agad? Unang labas pa lang? Opo, parang kasi every Sunday, meron silang family dinner na ginagawa talaga. So parang ako, di ba, parang syempre hindi naman buo yung family ko. Kaya parang malaki sa akin ano yung maayos yung pamilya. So kasama mo rin yung part of the family? Hindi po yung kanya lang. Ikaw lang. Mga kapatid niya. Meron na pilala mo rin siya sa family, di ba? Eh, mga bag. O ano nangyari? Yun po, eh. Sa hindi pagkakaintindihan. Pero sa ang maganda doon, ang natatandaan kong sinabi niya sa akin, pwede naman siyang maganda kung kailan ako ready ulit. So, asan siya ngayon? Diyan pa rin? Asan pa rin po. Pero ano, lagi siyang umaalis. Lagi po rin umaalis. Abroad? Opo. Oh, ano bang role niya? Sabi mo wala akong boyfriend. Anong work niya ba? Hindi, dito yung pinag-usap. Ah, ayan ako. Businessman siya. Opo. So, nagka-travel. Parang anak, alam lang si Chris at si Vice. Kasi parang hindi ka naman nakunan with a boyfriend. No? Wala ka. Hindi ka nakunan ng picture na mayroon ka d'yo. Yung time na, kasi ni Chris TV pa po, si Ate, gusto niya talaga parang maglabas daw kami ng about sa akin ng lalaki. Kaya lang, ayoko naman eh, kasi sa family din ng isa. So kahit sa pangalan, ayoko binabas. Very private. So Angeline, okay lang na mag-atay siya hanggang kayo. Hintayin ka daw. Hintayin ka talaga. Willing to wait. Nasa kanya naman yung tito eh. Willing to wait. Eh, malay mo naman kung halimbawa ngayong taon, hindi na nakapag-antay, hindi ko nakasalanan. So may contact ba kayo? Oo. Hindi siya nag-jowa ko.
hindi ko lang po alam. Wala namang naipopost na ano. Na so, 4 years ago ka pa nagka-love night, nagka-valentine. Simula nun, ma, ang lagi kong ka-date. Ang nga ba? Masaya naman. Okay, kaya naman tayo. Bye. Tinusok na po ako. Masarap ang pagkain. Tinusok na po ako.